simbahan ngayong araw na ito. So ngayon, ang pag-uusapan naman natin ay tungkol kung paano mag-celebrate ng birthday ang mga adults na Norwegian versus Filipino. Paano mag-celebrate? Ano ba ang kaibahan? Kung paano sila mag-celebrate? Tayo pong mga Pilipino, is taon-taon nagse-celebrate po tayo ng birthday, pero sa Norwegian ay hindi po normal sa kanila yun. Nagse-celebrate po ng birthday, ng malaking birthday party ang mga Norwegian kung sila po ay tumungtong sa 30, 40, 50, above, tuwing every 10th of the year. Yung zero nila. Doon po sila nagse-celebrate ng kanilang mga birthday, pero bonggatos naman, hindi naman basta-basta celebration lang. Pero tayo mga Pilipino is taon-taon tayo nagse-celebrate ng birthday. Ewan ko nga ba, kaugalian natin yon. So ano ba ang kaibahan ng mga Norwegian at saka Pilipino na mag-celebrate ng birthday? Eto po, umpisa naman natin ngayong araw na ito po, paano ba mag-celebrate ang mga Norwegian ng kanilang birthday sa kanilang zero tal. Zero in the 10, 20, 30, 40, 50, 60, above. So, paano nga ba? Okay, pagkain. Mag-umpisa tayo sa pagkain. Plano. Sa pagpaplano muna. Siguro nagpaplano din naman sila ng medyo matagal. Tagal dahil yun ay para sa kanila is big events. So, pinagpaplanuhan po nila kung ilan po ang guests, sino ang imbitahin nila, at saan nila se-celebrate yun. Usually, normal lang po sa kanila is nagse-celebrate sila sa isang place, sa isang kung saan sila pwedeng magbayad, inuupahan. So, paano nga ba? Sa pagkain po, ang mga iba nagluluto, pero ang mga iba po, normal, ay nag-o-order lang sila ng ready-made na. Yung nagpapa-cater sila sa restaurant, kung saan sila pwedeng magpa-cater. Catering po sila, hindi po tulad natin na gawa natin lahat. Catering pa mga Norwegian. Sa pagkain, catering, meron sila yung tinatawag na kultbord. Yun po ay bread, tapos yung mga palaman, ng mga shinka. Yung mga palaman po na pwede nilang ipalaman sa kanilang tinapay kasi normal sa kanila is kultbord, yung malamig na pagkain po. Hindi tulad natin na mainit na pagkain. Pero yung mga iba naman po ay nag-o-order ng tinatawag nilang warm mat, yung mainit na pagkain na sineserve kapag dinner. Ino-order po rin nila yon, pero may limit po pagdating sa mainit na pagkain ang ino-order nila. Hindi po maramihan. I mean, maramihang putahe. Hindi tulad natin na maraming putahe. So, ang mga Norwegian po ay maraming alak, syempre. Pero, ang kaibahan ng mga Norwegian kapag nagbe-birthday po sila ay bring your own baon. Bring your own baon, it means that kapag gusto mong uminom, gusto mong maglaseng, normally, sa kanila po ay nagdadala sila ng inumin nila. Hindi po mula lahat sa birthday celebrant. Normal po yon sa kanila, sa mga Norwegian po. Tapos, ano pa? Yung mga iba ho, yung may kaya, alar, yung may gusto, nag-uupa po sila talaga ng isang music. Yung musicer. Yung kumakanta, tumutugtog para sa kanilang special day. So, sa kanilang dekorasyon is normal, is bonggasyon, kahit papaano. Is mamahalin, mga pang-decor nila is talagang mamahalin naman yung mga Norwegian. Talaga naman pinaghahandaan nila ng mabuti at maayos. So, sila po ay natatapos din naman ng kanilang mga birthday ng madaling araw na rin. Talaga naman happy sila, talaga sila. So, mga Norwegian, tapos kapag nag-iimbita sila, kapag halimbawa, husband and wife, is husband and wife lang po ang pupunta. Hindi po pwedeng pumunta ang kanilang mga anak ng mga kanilang mga inimbitahan. Kung sino lang po ang naimbitahan, kung sino lang po ang nakalagay sa invitation letter, yun lang po ang pwedeng pumunta. Hindi pwedeng dalhin ng mga anak. Dahil para sa kanila, special day nila yon at talagang magsasaya sila. Magiinuman sila hanggat kailan nila gusto o hanggat kaya ng kanilang mga katawan. So, merong pagkain, invitation, guests,
is talaga naman pabongga at may limit din po. Sagad na sagad. Halimbawa, minsan sa kanila, maximum is 50 people, 60 people, ganun po. Hindi po talaga no, maabot ng 100. So, paano naman ngayon ang mga Pilipino po paano mag-celebrate ng birthday party? So, tayong mga Pilipino po kapag nagse-celebrate po tayo ng birthday, is normal, pinupuno ang lokala. Pinupuno ang Pilipino saan magse-celebrate ng birthday. Punong-puno talaga hanggat pwede mong isiksik. Ginagawa po yun ng Pilipino. So, ang alimbawa, ang dekorasyon naman is talaga naman bonggesyos kasi pinaghahandaan natin. Pero kung pwede, is kung saan mura, yun po ang ginagawa natin. Ang mga Pilipino po ay very creative. Ang mga Pilipino po ay magaling. Talagang malikhain, kumbaga. Maganda ang dekorasyon. Maganda na, pero mura. Sa pagkain naman po ay usually, Pilipino po dahil mga Pilipino po tayo, di ba? Maraming putahe. May 10, 5, 6, 7. Talagang maraming iba't ibang klaseng putahe. Maraming cake din. Siyempre, hindi po yan mawawala kapag nandito ka na sa Norway. Iba naman kapag sa Pilipinas ka magse-celebrate, di ba? So, sa pagkain, sa dekorasyon, sa guest is talagang marami. Pero, alam nyo ba na kapag nagbe-birthday pang Pilipino, ay hindi tulad ng mga Norwegian na bring your own drinks? Tayo mga Pilipino, gusto libre! Gusto talaga libre! Ay, Diyos niyo! Bakit nga ba? Kung pupunta ka sa birthday, ay isa ka sa ating mga Pilipino, hindi po sila nagdadala ng inumin. Lahat po ay libre. Kung gusto mo magpainom, mabuti. Kung hindi, is wala pong problema. So, at saka sa guest, ang mga Pilipino po, kapag nag-iimbita ng kanilang birthday, ay hindi lang po, minsan hindi lang po, adults, iniimbita rin pati pamilya, iniimbating buong pamilya. Mga anak, asawa, ay welcome. Tayo po kasi ay masayahin. Tayo po gusto natin kasi marami, mas masaya. Bakit nga ba? Ugaling Pilipino po, tayo ay mahiya, masayahing mga tao, di ba? So, paano naman ang birthday? Ang birthday po ay matagal naman, tayo pa. May video okay, karaoke, sayawan. Masaya po tayong mag-celebrate ng birthday. Tulad din ng mga Norwegian. Tapos, ang pagkain ay talaga naman mabubusog ka. Maraming handa. Sobra-sobra. So, ang mga Norwegian po, kapag tapos na ang birthday, kapag sinabing tapos na, ay magpapaalam na at uuwi na. Pero, ang mga Pilipino, kapag tapos na ang birthday party, pwede bang pabaon dyan? Yan ang ugali natin. May supot ka ba dyan? May lalagyan ang ka ba dyan? Yan ang ugaling Pilipino. May baon talaga. Nakikain na nga, nakibirthday nga. May baon pang pauwi. Ugaling Pilipino po tayo, di po ba? Yan po ang kaibahan ng mga Pilipino at saka Norwegian kung paano po mag-celebrate ng birthday dito sa Norway or kahit saan man siguro sa lupalop ng mundo. Ang mga Pilipino po ay talagang kapag naghanda is sagad-sagad, bonggasyos, maraming pagkain, masaya, maraming pagkain. Mga Norwegian po, ganun din po sila. Maraming pagkain, masaya, maraming inumin, dahil bring your own drinks, ganun po ang mga ugali ng mga Norwegian. So, ano pa nga ba? Meron pa ho. Meron pa kaibahan ang mga Pilipino at saka Norwegian pagdating sa pagse-celebrate ng birthday or pagdating sa celebration ng birthday. Ang mga Norwegian, dahil asawa ko po ay isang Norwegian, hindi niya po iniisip ang gifts. Hindi niya po iniisip kung ano ba ang matatanggap niyang gifts mula sa mga guests niya. Dahil sabi niya, kapag nag-celebrate siya, gusto niya masaya, welcome ang lahat, may baon o wala, may gifts or wala,
welcome dahil sa kanyang special day. Gusto niya maramdaman, makasama ang mga taong malapit sa kanya. Pero ang mga Pilipino po ba ay ganun din ang kanilang iniisip? Ang mga Pilipino po ba, ganun din po ba ang iniisip nila kapag nagse-celebrate ng birthday? Hindi po lahat. Maniwala ka sa hindi. Ang mga Pilipino kapag nagse-celebrate ng birthday, ang iniisip nilang una, ano kaya ang matatanggap kong gifts? Ano kaya ang matatanggap kong regalo mula sa kanilang mga guests? Hindi ko nga lang po alam kung bakit ganon. Bakit natin kinukwenta kung magkano ba ang matatanggap, kung ano ba ang matatanggap mo sa inyong kaarawan. Kasi ho, ang pagkakalam ko rin para sa akin, dahil natuto na po ako sa asawa ko, magse-celebrate po ako ng birthday, hindi para makatanggap ng regalo, kundi para makasama ko ang mga kaibigan ko, makasama ko ang mga kakilala ko na gusto kong makasama sa special ng aking kaarawan. So sana mga kaibigan, kababayan, mga Pilipino, sana ganun din ang isipin nyo. Huwag na huwag natin isipin kung ano bang regalo matatanggap natin sa ating mga kaibigan. Ang mahalaga po ay kasiyahan, kagalakan, at ang kusang pagpunta at makasama tayo sa ating mga kaarawan, sa ating mga special day po, mga kaibigan. So mga kababayan, kaibigan, yan po ang kaibahan ng mga Norwegian at saka Pilipino kung paano mag-celebrate ng kanilang mga kaarawan. So eto po si Sonia Holten, mabuhay po tayong muli! Hanggang sa muli mga kababayan! And please help me to subscribe to my channel, Sonia Holten. Sa isang click nyo po, marami kayong taong matutulungan dahil ang sabi ko po, ang sahod ko po sa YouTube ay para sa aking mga kababayan. Mabuhay po tayong lahat. Hanggang sa muli.